Sabi nga nila, hindi kailangan maging mahal para maging masaya. YouTube video, mga ka-herb. So, for this video, ipapakita ko lang, mga ka-herb, kung paano ko ginawa ang aking destroy it yourself. Pwede na! Na viewing light dito sa aking 75-gallon tank. So, kung nakikita nyo, meron na akong viewing light. So, nabili ko to sa Shopee worth 143 pesos. Ayan. T5 LED viewing light. 4 feet ito, mga ka-herb. So, ilalagay ko sa description, mga ka-herb, yung Shopee link sa mga gusto mag-avail din ito. So, napakasulit nang nabili nating LED light na 4 feet. So, napakarami kasing nag-message sa akin paano ko to nagawa at saan ko nabili. Kaya nag-decide ako na gumawa ng video para dito. So, para lang sa mga bago lang sa aking YouTube, mga ka-herb, ako nga pala si Archery. Siyempre, gumagawa ako ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, bike ride vlogs, at siyempre, arowana related videos. So, isa na to dun sa arowana related video. So, ano pa, mga ka-herb, panintay natin? So, simulan ko na para makita ninyo kung paano makapag-gawa ng viewing light sa halagang 143 pesos. Ayan, syempre, kauna-unahan, syempre, kailangan natin bumili ng LED T5 4 feet. So, may mga available to na 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet. So, 4 feet ang binili ko kasi 4 feet ang ating 75-gallon tank. So, pwede rin naman sa 3 feet. Kasi dito sa may bandang dulo mo lang naman to ilalagay. Kung sa may bandang gitna mo ilalagay, medyo bitin ang 3 feet. Pero sa akin, okay na yung 4 feet kasi dito lang naman sa may bandang harapan ilalagay. Yan. Since syempre, ang pangalawa natin kailangan is metal faring. So para saan ba yung metal faring? So metal faring, so yun yung magiging housing ng ating T5 LED light. So, kasi hindi mo siya maipapatong kung wala nung housing. Number 3 na kailangan natin ay syempre ay wire and plug. Kasi pag binili mo to, yung ilaw, wala pa siyang kasamang wire and plug. Ang kasama lang niya is T5 connector. Yun lang. Wala nang iba. So, gagawa ka pa talaga ng saksakan niya. Ayan. So, yun lang naman ang pinakamahirap hanapin. Metal faring saka yung plug. Ayan. So, pag kumpleto na yung gamit mo, ilaw, metal faring, wire, plug. So, sisimulan na syempre natin ang paggawa ng viewing light natin. So, unang-una, kailangan baklasin nyo itong diffuser. Ayan. So, itong diffuser, papakita ko kung paano ko binaklas. So, kakailanganin mo lang ng flat screwdriver. So, sisikwatin mo lang naman ito para ma-pry open. Sabi nga nila, tatanggalin mo to. Kasi bakit kailangan tanggalin tong diffuser? Pag hindi mo to tinanggal na diffuser kasi medyo hihina yung ilaw. Kasi ito yung magpapahina nung ilaw. Kasi para pa-controlin niya yung lakas ng ilaw. So, I decided na tanggalin to kasi mababaw lang yung metal faring na gamit ko. Kaya, pero pwede din nyo namang hindi natanggalin. So, ang metal faring nyo is mga nasa 2 inch ang height. Eh, ang metal faring na gamit ko is 1 inch lang. Kaya, tinanggal ko tong diffuser. Yan. So, pag natanggal mo na to, ikakabit mo na to doon sa metal faring. So, gumamit ako ng double-sided tape
para maikabit yung metal ay yung viewing light sa metal pa rin. So, nakabit na natin. Next na gagawin natin, mga Corp, is gagawa tayo or gagawin na natin yung wire. So, i-coconnect natin yung T5 connector na kasama ng ating LED light doon sa ating wire na may plug. So, para sa mga bata, humingi kayo ng guidance or tulong sa mga nakakatanda kasi kuryente pa nag-uusapan. So, i-coconnect nyo lang naman yung wire. Yan. So, hindi ko na ipapakita kasi nagawa ko na. After noon, yung wire, gumawa ako ng paa ng metal paring. So, ang ginamit kong paa na metal paring is yung rubber. Marami kasi akong Eva foam dito, black foam. So, ginawa ko siya ng paa magkabila. Bakit ko nilagyan ng paa? Kasi mababaw pa yung metal paring ko compared dun sa LED. So, pag hindi ko siya nilagyan ng paa, gagewang-gewang siya. So, nilagyan ko siya ng paa at the same time para safe. Kasi yung bandang dulo, matalim yung metal paring. So, yan lang. Yung finished product, ito makikita ninyo mga Corp. So, napakalinaw niya. Ayan, 18 watts. So, sulit na sulit ang 150 pesos mo. So, sa metal paring mga Corp, wala akong idea kung magkano. Nakita ko lang kasi ito dun sa rooftop namin. Ayan, retaso na lang ito. So, hindi ko alam kung magkano yung metal paring. So, sana nagustuhan niyo yung video. Kitang-kita niyo naman, mga Corp. Ang downside lang nitong ilaw na ito, mga Corp, makikita mo yung alikabok ng tubig at yung gas-gas ng iyong salamin sa sobrang lakas ng ilaw. Ayan, so kung medyo OC ka pagdating sa alikabok, sa dumi, sigurado ko makikita at makikita mo yan. Saka yung gas-gas, makikita mo sa, yung gas-gas sa salamin kasi lilitaw at lilitaw siya. So hanggang doon na lang mga Corp. So sana makatulong sa inyo ang video na to, lalo na sa mga nag-aalaga ng fish da dyan. So sa mga naghahanap ng mura, alternative, ayan, sabi nga nila, hindi kailangan maging mahal para maging masaya. Ayan, di ba? So, ayan mga Corp. So kung nakatulong sa inyo ang video na to, syempre huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Road to 13,000 tayo. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!